Hello mga kapit lovers, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to mga kapit lovers, ang topic na pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga dahilan kung bakit mabilis manglagas ang balahibo ng ating mga alagang aso. So, i-share ko sa inyo ang experience ko para kahit paano makatulong ako sa inyo. Baka matagal na ninyong ginagawa ang mga sinasabi ko ngayon na dahilan kung bakit mabilis manglagas ang balahibo ng mga aso. Pero bago ang lahat, disclaimer muna tayo, di po ako isang vet. Ang mga products na sinishare ko sa aking mga vlog ay nagamit ko na sa aking mga pets at kadalasan nito ay galing sa vet. At ang topic na i-share ko sa inyo ngayon mga kapit lovers ay na-experience ko sa aking mga alagang aso. So gusto kong ibahagi sa inyo ngayon para kahit papano may alam kayo sa mga wala pang idea dyan kung ano ang dahilan sa pagpanglagas ng mga balahibo ng mga aso. So, nandyan lang sa inyo kung maniwala ba kayo o hindi sa akin. Basta ito po ang na-experience ko mga kapit lovers dati at ngayon. Dahil may bago akong na-experience sa aking mga aso kung bakit mabilis ng lagas ang balahibo nila. So, panoorin itong video na to hanggang sa huli para may idea kayo kung ano ang dahilan nito. Sabi ng vet, nakausap ko mga kapit lovers, ang pagpanglagas ng balahibo ng mga aso ay normal yon. Within 1 year, 2 beses raw manglagas ang balahibo ng aso. Manglagas raw yon hanggang 3 weeks or almost 1 month. Pero pag lumagpas na yan, ay di na yan normal mga kapit lovers. So, based sa experience ko mga kapit lovers, ang isa sa mga dahilan na mabilis manglagas ang balahibo ng aso ay yung karning manok. Yung palaging pagpakain ng karning manok sa ating mga alaga. So, yan talaga ang number one mga kapit lovers. Dati pa yun na na-experience ko sa mga aso ko. Yung isang aso ko, yung unang aso ko, yung tatay ng mga aso ko ngayon, yung Japanese Spitz ang breed nun. Sabagay, di naman lahat na aso or lahat na breed na manglagas dahil sa pagkain ng karning manok. Pero mostly, sa mga aso, manglagas talaga pag palagin yung pinapakain ng karing manok. Lalo na sa mga shih tzu, yan, mabilis manglagas ang mga balahibo nila. Dahil yung aso ko dati, Japanese Spitz, grabe ang pagpalagas dahil palagi kong pinapakain ng manok kasi yun. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis manglagas ang balahibo ng mga aso. Ang palaging pagpakain ng karing manok. So ang pangalawang dahilan mga kapit lovers, bago ko palang ito na-discovery na yun talaga ang dahilan ng panglagas ng balahibo ng mga aso. Baka nagtaka rin kayo na mabilis manglagas ang balahibo ng inyong mga alagang aso kahit di nyo palaging pinapakain ng karing manok. So itong mga aso ko, di ko palaging pinapakain ng karing manok to dahil bukod na mabilis manglagas yung balahibo nila, allergy na sila sa karing manok. So, ang pangalawang dahilan mga kapit lovers ay yung dog food. Ngayon ko palang talaga na laman to na ito talaga ang dahilan, ang dog food talaga. Dahil yung mga aso ko mga kapit lovers, dalawa lang ang dog food na hiyang sa kanila. Yung una yung Nature's Domain na mabibili sa SNR at saka kung wala yon magbili ako ng SDN. Dahil yung Nature's Domain, mabilis talaga maubos dahil marami rin nakagusto or nagustuhan sa kanilang mga aso. Kaya mabilis maubos. So, kung wala yon is din ang pinapakain ko. Na-timingan na wala talaga yung dalawa dahil yung Nature's Domain na klaseng dog food, gawa to sa salmon. So, doon lang mabilis sa SNR. At saka, yung SDN, hindi naman lahat na mga vet clinic or pet supply na meron yan. So, mabilis talaga, maubos yun. So, ang ginagawa ko, bumili ako ng ibang dog food mga kapit lovers na nabili ko sa SNR. So, pag abot ng 1 buwan,
Grabe ang pagpalagas ng balahibo ng aking mga aso. So, nagtaka ko, bakit nagkaganon? Dahil ngayon lang to bumalik ng pagpanglagas. Dahil matagal nang di ng lagas to eh. Tapos, palagi ko naman sila pinapainom ng BCO. Dahil yung BCO, sa di pa nakakita sa mga previews ng mga upload ko na video, gamot yun sa pagpanglagas ng balahibo. So, nagtaka ko, matagal nang di ng lagas ang balahibo ng aking mga aso. Pero sa ngayon, grabe ang pagpanglagas. Tingnan nyo mga kapit lovers. Suklayin ko tong alaga kong aso na si Lorenza. Makikita mo dito kung gaano karami ang makuha na balahibo. Tingnan nyo, grabe na ang balahibo na nakukuha ko. Dati di naman ganito. Sa part na to, marami ang balahibo na nakukuha. Ito, tingnan nyo mga kapit lovers, grabe, ang dami ng balahibo, di ba? Dati di naman ganito to. Ngayon lang talaga to. Sa hula ko sa dog food talaga yon na kinakain nila ngayon. Sa isipan ko nga, nagsabi ako na wala palang kwinta yung BCO. Dahil yung virgin coconut oil mga kapit lovers, matagal ko nang pinapainom mga aking mga alagang aso. So, hininto ko muna. Wala pang isang buwan, hininto ko. Tapos bumili ako ng dog food na doon sa isa na rito siya. Papakita ko ninyo. Made from Kirkland pa rin. So, super premium. Yan, adult dog. Lamb, rice, and vegetable formula made with real lamb. So, maganda. Malapit ko maubos ng kapit lovers. Mga siguro ang na-consume nila, mga 3/4 na. So, nagtaka ako. Grabe ang pangalagas yung tagalinis ng bahay namin. Yung sabi niya, sa kwarto namin, dahil yung mga aso ko, kasama ko kasi yan sa pagtulog, yung kumot namin, grabe daming balahibo. Tingnan nyo mga kapit lovers, grabe ang daming balahibo niyan. Di nyo lang makita sa video dahil sobrang maliliit kasi yung mga balahibo. Pero grabe, kaya nga nagmask ko dahil grabe ang balahibo ng mga aso sa kumot ko. Grabe ang dami talaga nila na dumidikit sa mga kumot ko. At nakita ko rin sa doon sa labas, grabing balahibo. So, nakita ko bakit kaya nagkaganon na pininom ko naman sila ng BCO. Nakasabi nga ako na wala palang kwenta yung BCO, di pala effective yung BCO. Pero dati din naman. Tapos nagsabi siya, baka raw ito ang dahilan yung dog food nila. So sa isipan ko, baka totoo nga dahil first time nilang kumakain ng ganitong klaseng dog food mga kapit lovers. At yun, ang dahilan, nagpapangalagas ng balahibo nila. So, bantayan yung mga kapit lovers dahil isa sa mga dahilan ng pagpangalagas ng balahibo ng ating mga alagang aso ay ang dog food. So pag bumili kayo ng dog food, bantayan nyo lang. Pag makita nyo na nang lagas ang balahibo nila tapos wala naman silang kinakain ng iba, di nyo pinapakain ng karing manok, baka ang dahilan niyan yung dog food mga carpet lovers. Kaya ito, di ko na pinakain to. Siguro, ang ginawa ko, nakabili na kasi ako ng SDN. Ano lang, ipapakain ko to sa aking mga pusa at dahil nagustuhan to sa isa ko kong pusa. At saka ipakain ko na lang to nila pag-abot ng isang buwan. Papakainin ko kahit mga straight. Dalawang araw, tapos next week na naman, dalawang araw hanggang maubos to mga kapit lovers. So, bantayan nyo mga kapit lovers, ang isa sa mga dahilan. Dahil, bakit nang lagas ang balahibo nila? Dahil, may halo kasi itong poultry, ano may nakalagay dito na ang halo nito ay meal. Egg. May egg. Yan. Real lamb and egg make an ideal protein blend. So, hula ko, ito ang dahilan ng pagpanglagas ng balahibo nila mga kapit lovers. So, bantayan nyo yan sa mga dog food na bibilihin nyo mga kapit lovers. Pero di naman lahat na dog food na may halong poultry product or poultry meal na makalagas ng balahibo. Pero obsibahan nyo lang. Dahil isa talaga sa mga dahilan yung mga ganun, yung mga may mga poultry product na halo sa dog food na ipapakain sa inyong mga alagang aso mga kapit lovers. So hanggang dito na lang ako mga kapit lovers. I hope na
may nakakuha kayong mga kaunting mga info about sa topic ngayon. At nandyan lang sa inyo kung maniniwala ba kayo o hindi. Basta, yan talaga ang naranasan ng aking maalagang aso. So, sa mga bagong visitor dyan, or sa mga bagong viewers sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At paki-click na lang ang notification bell para updated kayo sa susunod ko ng mga upload na video. At huwag niyo rin kalimutan na i-share to sa mga kakilala niyong mga nag-alaga rin ng aso. Baka makatulong rin itong topic na to sa kanila mga kapit lovers. Thank you for watching. God bless us all.